Idinaan naman sa libreng concert ng grupong Rock the Vote Philippines ang pagmulat sa mga kabataan sa wastong pagboto sa nalalapit na 2013 elections. Saksi si Ivan Mayrina. Iba't kay sarap na mastan, mundong problema, walang puwang. Bahagi ito ng orihinal na komposisyon ng bandang Kabanata na binubuo ng mga kabataan taga Pasig. Isa lamang sila sa may 30 bandang naimbitahang tumugtog sa libreng concert ng Rock the Vote Philippines na nagsusulong sa malinis at mapayapang eleksyon at humihimok sa mga kabataan na makilahok, magtanong at makialam sa pagpili ng mga nag-a-apply na maging leader ng bayan. Sa mga walang pakialam, masasabi ko lang sa kanila, sana pansinin nila yung mga katulad nito, may nag-organize tungkol sa mga kabataan. Sana pansinin nila yung para at least makatulong sila. Katulad namin, kaya kami nandito para lang ipahatid namin mensahe namin gamit ang pagkanta po. Ang concert ngayong gabi, una lang daw sa serye ng mga concert na ikakasal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod pa sa mga forum na layo magtaas ang kamalayan ng mga kabataan sa eleksyon. Marami pong organizations like Rock the Vote Philippines and all its convener groups ang naglulunsad niyo ng iba't ibang voters education programs upang i-inform ang kabataan kung sino ba talaga o ano ba yung qualities ng candidates na dapat nilang i-vote. Sa mga banda ko, parang naihayag nila yung ano nila, yung gusto nilang iparating sa pamamagitan ng kanila. Ma-raise yung awareness namin na mahalagang papel ng kabataan, lalo na darating yung election, powerful vote din kasi yung vote ng youth. Katuwang din ang Rock the Vote at Youth Vote ang GMA News and Public Affairs sa pagsusulo ng kamalayan na sa pagpili ng mga kandidato sa Mayo, dapat tama. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.